Kumonti po ang dating ng gulay sa trading post sa La Trinidad Benguet kasunod ng pananalasa ng bagyong Christine. Sa Baguio City na minsala ang landslide sa ilang lugar. At mula sa Baguio City, saksila si Sandra Ginaldo. Sandra? Yes, Pia, alam mo dito sa Baguio City ngayon, maganda na yung panahon, no? Tumigil na yung ulan at umaasa po ang local government na mas gaganda pa yung panahon bukas. Pero kanina po ay naging abala ang LGU doon sa paglilinis ng mga natumbang puno at gumuhong lupa. Matapos ang matinding pag-ulan sa Baguio City, kalbaryo naman ng ilang residente ang landslide. Huli sa akto ang pagtakbo ng dalawang lalaki para maisalba ang nakaparada nilang motorsiklo. Ang isa sa kanila, nailigtas nga ang motor pero naabot pa rin ng lupa, kaya napitawan niya ito. Nagdalawang isip ako kung gagawin ko ba ito, hindi. Feeling ko kaya ko pa naman eh, kaya sinalba namin yung motorsiklo. Nasira ang riprap na nagsisilbing pader ng isang residential compound. 3 taon pa lang daw mula nang ito ipagawa. Lalo namang gumuho ang landslide na ito na naganap bago tumama ang bagyo, kaya pansamantalang isinara ang kalsada dahil makitid na lang ang daanan. Kaliwat kana naman ang nirespondihan ng mga kabani ng LGU na mga natumbang puno sa iba't ibang lugar. Ang isa rito natumba sa sasakyan. Humarang naman sa daan sa Barangay Ferdinand ang isang malaking puno, kaya nagtulungan ang ilang kawani ng gobyerno para mabuksan agad ang kalsada. Dahil sa bagyo, kumonti ang mga dumarating na gulay sa trading post sa La Trinidad Benguet. Ang tanim po namin na yung kamatis nasira. Nag-uumpisa pa lang na tumayo yung kamatis. Ngayon, nung lumating yung malakas na ulan, natumba sila lahat. Problema rin ang pagkaunti ng mga bumibili nito mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang problema kasi yung mga daanan ng mga sasakyan na magdadala ng gulay, may maraming banda na may nasira ang daan, na baha ang daan, may slides, ganon. Nasira naman ang bubong ng ilang establishmento sa lungsod ng Alamino sa Pangasinan. Nagkalat ang mga tinangay na yero. Binaha ang mga kalsada dahil sa magdamag na pag-ulan sa lugar. Malakas na hangin at ulan ang sumalubong kahapon sa Dagupan City, Pangasinan. At hanggang ngayon, may malakas na hampas pa rin ang alon sa baybayin. Dahil dito, kumalat ang makakapal na buhangin at mga basura. Nananatiling lubog sa baha ang ilang bahay sa Ilagan City sa Isabela. Ayon sa CDRRMO Ilagan, aabot sa mahigit 30,000 na individual ang apektado ng baha. 7 barangay naman sa lugar ang wala pa rin kuryente, habang 14 na barangay ang walang supply ng tubig. Dambuhala naman ang alon sa bahaging yan ng West Philippine Sea sa tapat ng barangay Kauwakan, Lawag, Ilocos Norte. At dahil nakataas pa rin kanina sa storm signal number 2 ang Ilocos Norte at Ilocos Sur, pinagbawalan munang pumalaot ang mga mangingisda. Kaya ang kanilang kabuhayan apektado, lalo na't ilang araw na silang hindi makapalaot. Kasi dito lang namin nahanapin ng pera, sir. Mambili ng ulam, ganun, sir. Hindi rin nakaligtas ang mga palayan sa lugar kung saan naabot sa mahigit 350,000 pesos ang halaga ng mga nasirang palay at mais. Handa naman ang lokal na pamahalaan kung sakaling bumalik ang bagyo sa Pilipinas. Nandito pa rin ang mga council at saka mga responder natin. Intact pa rin sila. Yung mga evacuees natin, nandoon pa rin sila para to be safe, yung safety nila. Pia, ayon naman sa DPWH Cordillera, yung po mga kalsada sa Apayao, Benguet, Ifugao at Kalinga, meron pa po dyan mga kalsada na sarado at yung iba naman po ay limitado ang access. Yan muna po pinakauling ulat mula dito sa Baguio City. Pia? Maraming salamat, Sandra Ginaldo.